back to another eating show or mukbang. So, meron ako dito guys, 1 kilo of lychee. So, eating 1 kilo of lychee challenge tayo ngayon. So, kaninang umaga, may dumaan, taga dito lang sa amin, bali sarili nilang punok to. And 150 yung per kilo ng lychee nila. So, bumili kami ng dalawa, yung isang kilo ibinigay namin kina ama. Then, itong isa, sabi ko, ano, kakainin ko, gagawin kong content na eating 1 kilo of lychee challenge. Yan, kaya, eto, mas mura dito kasi yung nabili namin dati sa Ratnanagar, 300. Pero ito, mas mura. Tikman natin. Kung matamis. Matamis siya. Pero yung may mga iba, kita nyo may mga green-green pa. Oh, yes. And yung mga iba may konting sira. Dati, nung pag-uwi ko dito, may puno ng lychee dyan sa may harap ng ano, bahay ng kambing dati. Pero pinutol nila, hindi ko alam kung bakit. Hindi yata matamis yung, ano, yung lychee kaya pinutol nila. Pero sabi ko maganda kapag may puno eh, ng lychee. Yung iba may sira. And meron siyang konting ano. Ayun o. May konting itim-itim. Samantalahin natin ang pagkain ng lychee habang mura ang per kilo. Magmumura na ngayon kasi talagang season. Ang lychee parang mangga once a year. Nung pagbibigay niya ng bunga. Maganda yung nabili namin dati sa Ratnanagar. Although mahal siya, pero maganda. Walang masyadong sira sa may puno niyang ganyan, oh. Ito, merong konti. Tama, pagkatapos ko nito, busog na ako. Every time na kumakain ako nito, naalala ko rambutan. O di kaya lansones sa atin. Kasi yung flesh niya, parang ano, parang sa rambutan din. O di kaya parang sa lansones din kasi. Oo. May ganyan siya, o. Samantalang nabili namin sa Ratnanagar, although mahal siya per kilo, pero ano, walang ganito sa loob. May konting sira-sira. May ibang lychee na ano, maasin. Mm.
Napaka-juicy eh. Yan, tumutuloy yung ano, yung sabaw. Yung iba may aftertaste. Bakit kaya? Ayos naman, oh. Sa labas, okay naman. Pero di ko alam. Yung iba, may aftertaste yung iba. Yung isa kanina umaga, yung ano, hindi naman. Kasi tinikman ko yung isa kanina na binigay kina Ama. Hindi naman. Isang araw mangga ang pinapak ko. Ngayon, ito naman ang papapakin ko. Kapagay. Mas okay na magpapak ng prutas na. Mas okay na magpapak ng prutas kaysa kung ano-ano pinapapak ba. Pero sarap, ha? Sabi kanina ni Asis, masarap daw ito gawin juice. Kapag ganitong panahon, lychee, tapos yung, anong prutas yung kinabari? Yung peach. Sinabari, meron silang tanim na peach pala. Ganitong panahon din yun. Madami din bunga nun, yung kinabari na peach. Mapuntahan nga, madalaw nga pala. Kasi masarap yun kapag hindi pa siya masyadong hinog na hinog. Kasi, pag hinog na yun guys, nagkakaroon na siya ng uod sa loob. Hindi na siya nakakain. Kaya minsan, hinahayaan na lang nila na mahulog, kinakain ng ibon. Sayang. Meron din silang lychee na puno sa may likod nila. Kaya lang walang masyadong bunga. Eh, sirain. Eh, may lasa. Hindi ko yata mauubos, guys. Hindi ko yata mauubos itong ano, 1 kilo. Busog na ako eh. Nakakabusog. Kalahati pa lang, oh. Hindi ko kaya ubusin. Bigat sa tiyan. O dahil ano, kumain ako ng kanin kanina. Sira. May lasa. Uy, sayang. Bakit kaya? Dapat sana ganito lang, oh. Harvest nila kasi tingnan nyo, oh, malinis yung puno niya. Ay, yung pinakaano nyo, oh. Pero kapag yung hinog na siya na ganito,
Ay, hindi. Yung iba, nagkakaroon na siya ng itim-itim. Dapat yung medyo green-green pa dapat. Last na to. Hindi ko uubusin. Hindi ko kaya. Maano kasi, may lasa. Hindi ko uubusin, guys. May lasa kasi, okay sana kung yung walang lasa. May aftertaste yung lychee na benta ni Uncle kanina. Pero yung natikman ko naman kanina, yung binigay kina Ama, hindi naman. Pero ito, tingnan niyo, ang dami kong natapon. Ito, hindi ko naubos. Hindi ko kayang ubusin, lalo't yung mga iba, kaya may lasa, hindi ko makain. Parang, hindi ko ma-explain yung lasa niya, kung lasang bulok, lasang sira, hindi ko alam guys. Pero, basta kakaiba yung lasa ng mga iba nito. So, yun lang yung video natin for today. Thank you again for watching. Tirinay ko lang to. One eating 1 kilo of lychee challenge. Tirinay ko lang kung kaya kong ubusin. Siguro kapag itong lychee na to ay yung masarap siya, wala siyang aftertaste, siguro mauubos ko. Pero kapag ganito na hindi masyadong masarap yung lasa niya, wala. Hindi natin kayang ubusin.